begins to spread light to the land, reflecting brightly all the beaches set, a captivating modern paradise, an enchantment that is right before your eyes. Mountains high, the forest seems to reach out to the sky. Watch the birds of every color fly and marvel from such an awesome sight as this living nature sparkles through the light. This is Bonaire, and this is where freedom was fought by men who stood their ground with greatness. A chance to see our history, like we're going back to what it used to be. In Bonaire, Aurora, the greatness of its past stood for its beauty, a bit the best, the best. Now and again, it's your best time to stand, a tale so rich and splendor, from a promise that's a breath away from heaven. On December 27, 1735, a catastrophic event occurred in the town of Baler. It was in the early morning, around 2:30, that the town was engulfed by tsunami, or better known during the early years of the Spanish missionaries as Tromba Marina. With tremendous proportion without warning, and within an hour, the town was gone. Fray Jose de San Rafael, the missionary of Kasiguran, who was then on vacation in Baler, and few accounted families survived the deluge by swimming to the nearby hill of Point Baja or Ermita. On his descriptive account of the destruction, "I was awakened by the sacristan who informed me that the convent was moving. I rushed to the window to find out, and was shaken of what I had witnessed. The convent was being carried by the rushing sea. When tide receded, there was no sign of civilization that remained except the barren ground littered with scattered dead bodies and houses sheared clean by the onrushing waves, with the exception of a few settlements farther inland. The tsunami that struck Baler differed with the present-day tsunami that in 1735, the only impacted area was mysteriously the town of Baler, Mission de San Miguel de Bacolod, circa 1719. Northwest of Baler did not experience the horrendous calamity, nonetheless situated on the same shoreline. In Kasiguran, 90 kilometers north of Baler, did not even learn about destruction until some time later. It was not long, however, that a new Baler was built under the leadership of the parish priest, with the help of the surviving families situated in an area belonging to Sitio Sabali, and located a league away from the obliterated town. Tsunami is a series of large waves, usually generated by violent undersea earthquakes. The word tsunami, pronounced tsunami, is composed of the Japanese words tsu, which means harbor, and nami, which means wave. Based upon the story of Mang Alejandro P. Pereiras in 1935, some of the tidal wave surviving families were the Angara, Bihasa, Bitong, Carrasco, Lumasak, and Poblete. Ermita Hill is part of 196.6 hectares as the Ascot School Site Civil Reservation, endorsed by Republic Act No. 7664 by virtue of Presidential Proclamation No. 559. For the longest years, Ermita Hill was managed by the provincial government of Aurora,
On March 31, 2017, the said area was properly turned over by the PGA to its rightful owner, the Aurora State College of Technology. At present, Ermita Hill is included as one of the priority sites for the development to the house. Some of the flagship projects of Ascot were in excellence in academic instruction, research, community, extension, and income-generating project program will be achieved. On June 29, 2017, during 87th regular meeting of the Ascot Board of Trustees, the operation mark for Ermita Hill, which was formulated by its IGP Board of Management, was approved through Resolution No. 39, Series of 2017. Amounting to 15 pesos per head, Aurorians are exempted, which will be utilized for the maintenance of the area, and for student assistantship slots shall be equally distributed to the 8 municipalities of Aurora. Gaano po sa tansya niyo po, gaano po karami yung turista po pumapasok dito sa isang araw?
isang araw. Hindi iba rin tayo. Pag long weekend, matao talaga. Pag patay na araw, munti rin. Depende po. Depende sa araw. Kano po yung entrance fee po ng bawat isa po? 15 per head. Yung mga turista lang ayun. Mga turista po. Pero kapag po mga local. Wala po. Opo. Tapos, ma'am, ano po yung pakiramdam niyo po dito na nagtatrabaho po kayo dito sa Ermita? Okay naman. Siyempre, kumbaga, enjoy pag may tao. Pero pag wala din, siyempre makalungkot at bundok. Ay, opo. Ano po, ma'am, yung mga ginagawa niyo po dito po? Nagwawalis, nagtatanim ng mga halaman, nag-aasikaso sa grupo. Ah, dito po. Tapos, ilang taon na po kayo dito po? Nasa mag-aapat na taon na rito. Ay, tatanungin ko lang din po, kamusta po yung, kumbaga po yung mga, yung proper way segregation po dito po sa Ermita? Kumbaga naayos po, kumbaga po yung mga iba pong bang turista, kumbaga nagtatapot po sa mga last week dito doon. Ay, wala naman akong makita nagtatapot ng mga turista. Ay, okay naman siya. Opo. Ay, ano po yung mga karaniwang pong ginagawa dito ng mga turista po? Nag-picture. Tapos, ano pa po? Ang gamit na mga gawa nila. Pagkakita na ng white goose. Picture-picture sila ganyan. So, yun lang po yung ano na. Thank you po. Ilang taon na po kayo? Kung taon na po kayo? Gano'n na po kayo tagal dito kayo? Magdadalawang taon pa na ngayon sa ano. Ano po yung mga tinitinan mo po dito na para dito? T-shirt, bag, keychain, sa pouch, wallet. Sa, dun po sa mga products po na na binibenta niyo po, ano po yung pinakamabigis po ng mga sa karat magnet, keychain. Yung po talaga. Tapos, bukod po sa pagtitinda po, ano ba po yung mga pinagkakabalan niyo? Wala lang, inaayos-ayos ko lang mga paninda. Ay, talaga hindi lang. Oo. Tapos, tuwing po may pumatabag ano po yung nakikita niyo sa akin? Parang masaya mga po sila pag pumunta po dito. Oo naman, masaya naman sila. Lalo pag nakita sila ng mga hindi. Ay, kayo po ate, ano pong pakiramdam po? Experience niyo po kapag nagtitinda po kayo dito sa akin. Okay na, masaya. Makakasalam mo ako sila. Maibigong kung saan-saan galing na lugar. Okay. So, yun lang po. Maraming salamat pa. Ginagawa dito po sa ay magkano po yung entrance po? 20. Ay di, tapos gaano po karami mga turista po yung napunta po? Conforme sa taon na pinag. May mga commission na yun. May mga foreigner din po. Ano po sa, ang pakiramdam niyo po? Yung feeling niyo po na nandito po kayo? Okay lang, masaya naman. 20 trabaho. Ay. Ikaw ang totoo.